Good morning! May pupuntahan kami ngayon na kaibigan namin na medyo matagal na namin hindi nakita. Na-meet namin siya nung bago pa kami dito sa Amerika. So, let's go! Yay! Oh, finally! Hi. We are here in Adite's house! Yes! Yes! She's I'm pretty! I'm glad to have you all know. I'm yeah. pretty. Okay! Okay! Who are you? Yes, marami rin siyang tanim. Ito yung lugar niya. Ito yung pag snow time, inaano niya, pinapasok din niya. And then, ang ganda na ang bulaklak niya dito. Hihingi ako niyan. Ito. Ganda. Guys, kung may malunggay tayo sa pat, may tanglad tayo sa pat. Kasi pag ano na naman, winter, ipasok na naman to sa loob. Ganyan lang ang buhay. Guys, ang ganda ng kapis. Kapis ba to? Yes, from kapis Philippines. At saka meron din siyang beer. Shell clock. Shell clock. And then the other kapis here. And there's another picture, and there my son did that. Yeah, my son. Nice. Meron na naman tayong shell na display here with matching deer. Shell. Shell. Pero nilagay ng fake plants. Yeah. Ito, grapes. Pero hilaw pa siya. May mga red na rin. Pero siguro maasim pa yan. So guys, ito is a part ng property ni Ate Tess here. Malawak-lawak. Dati meron siyang horse dito. Guys, nagkakaano. Parang sa probinsya. May mga apple din. Kailan ang picking natin dito? Picking apple. Not yet. Tinry ko yung apple, maasim pa. So, hindi pa pwede. Mag-antay na lang muna tayo. Naalala ko nung bago pa kami dito sa Amerika, na-miss namin yung Pilipinas. Buti nandito si Ate Tess. Tinutulungan namin siyang magkatay ng manok. Dami niyang manok na alaga at saka mga baboy. Nag-aalaga siya dito. So, yun. Tapos doon pa banda, mayroon pa siyang place na ang dami niyang pako. So, nakakain din ako ng pako. Kasi nakakamiss kasi yung mga gulay sa atin. Diyan. So guys, naalala ko yung story nito. Bali, nung bago pa kami dito sa Amerika, buti at nakilala namin si Ate Tess. Tapos dito yung lugar nila, ang dami niyang alagang manok at saka baboy. So pag pupunta kami dito, ini-invite niya kami. Maraming nagkakatay kami ng, tinutulungan namin siyang magkatay ng manok. So namimiss kasi namin yung Pilipinas. So mabuti at nandito siya. Marami siyang alagang manok at baboy noon. So ngayon medyo wala na. Yan na! Nakakuha na ako finally! Kasi guys, sa mga daan, marami kang makikita mga bulaklak na wild plants. Kung hirap-hirap kayo mag-alaga, hirap at nahirap ako mag-alaga sa mga bulaklak. Pero ito, natutuwa ka dahil ang daming tumutubo. So, sabi ko, kukuha kaya ako niyan. Kaso lang, sinasabi nila, naku, makukulong ka na 6 months. Siguro ito hindi na dahil part pa ito na ang property ni Ate Tess. Yay! Kompleto na flowers ko. Makaano na ako sa flower base ng wild flowers. Libre! So guys, meron akong hihingiin kay Ate Tess. Ito, pakita ko sa inyo. Ito. Mahal kasi ito pag binibili. Oh my gosh, bumili ako lately. Mahal. So ito, kunin ko na. Ayan na, nahingi na kami ng bulaklak. So guys, hiningi ko kay Ate Tess. Mahal to pagbilin ko. Nakatipid match. Okay. Ito pa ako. Diyan ka pa, umano dito. Oh yan, maliit. Hindi masyadong...
Guys, naghukay na kami. Ang cute kasi. Eh. Mahal yan pag binibili namin sa ano. $20 or depende sa kalaki. So now it's free. Meron akong i-partner sa isa. Ito yun. Okay? Hmm. Ito mga to guys. Pagkain ng kabayo. Inaano nila for summer. Tapos para sa winter. Para may makain yung mga kabayo or horse. Galing nga nila eh. Para di sila magutuman pag winter time. Guys, ito na yung nahingi namin na parang Christmas tree. Ilagay ko siya sa pot para hindi siya tumubo at lumaki ng husto. Dahil mahirap din magpalaki. Dahil kung gusto mo nang puputulin, mahal magpaputol. So yon. At least pag sa pot, maliit lang siya na puno. Ganito na kalaki guys, mahirap, mahal ang bayad magpaputol. So yun, ito na yung mga nakuha ko, mga wild flowers. Ganda na siya, oh. Ayun, libre pa. So guys, katatapos lang namin, kararating lang namin na galing nag-visit ka Ate Tess. So, shout out pala kay Glenn Harold Lara, Glenn Ryan Lara, Ralph Lawrence Lara, Lloyd Justin Lara, Meryl Shen Lara, at saka si Mark Neil Niluag, at saka kay Miss Mercedita Niluag. So, mag-ingat kayo parati. So, lahat lang yan guys is taga Buhol. So, yun. Guys, kung may mga pagsubok man tayo sa buhay, always remember that all things are possible. Nothing is impossible to God. So, thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!